So kahit tignan mo pa siya, kahit saan ang gulo. So kahit dito, or dito, or dito. Nice. So napakaganda niya talaga. So baka ito na yung hinahanap mong design. So ang linis niya pa, oh. Wow naman! Wow! So sa mga beginners guys, ay matatawag na ito na hindi talaga ito basic na basic talaga. So kahit hindi ito basic na basic guys, is madali mo lang ito matutunan, basta sundan nyo lang itong tutorial na ito. So bago tayo magsimula guys, ay mayroon muna tayong isa-shoutout. So kung nag-comment kayo sa nakaraang video natin na pa-shoutout, so baka kasama ka na dito sa ating isa-shoutout ngayon. So shoutout sa iyo Aurea Ortega from Batangas. Shoutout rin sa iyo Maria Lini Salvaria from Concepcion, Iloilo. Salamat po sa panonood. At sa iyo rin Remy M. Rahamuda. Salamat po sa panonood. At sa iyo rin Juliet Villanueva from Doha, Qatar. Salamat po sa inyong panonood. So shoutout sa iyo Nenette Oroga from Olango, Tanawan, Batangas. So shoutout rin sa iyo Jane po from San Joaquin, Iloilo. Shoutout daw sa Digos Dasmariñas from Lita Aguho, Bundok. Shoutout rin sa'yo, Dalisam Balesteros Louie from El Nido, Palawan. So yung iba guys ay dito na ulit sa screen. So kung hindi ka pa nakapag-comment guys, so mag-comment ka na sa ating mga bagong upload guys para sa ating next video ay masya-shoutout na kita. So puntahan na natin yung ating tutorial. So yung pagtaktax guys is ganitohin mo lang. So dito sa may kanto guys. So kuha ka ng tamtax. So iganyan mo, tapos paganyan mo sa ilalim, so tupuin mo pa ilalim. So ayan, okay na yan. So dito naman guys is hihilahin natin kaunti, kasi pag hindi mahihila guys, mamaya is bababa yung design mo, so pangitignan. So hihilahin natin kaunti, paganyan. Tapos itantax natin dito sa ilalim para hindi makasagabal sa ating design mamaya. So yung dun sa kabila is katulad rin dito. So dito rin sa kabila guys, pareho lang rin dito, hihilahin ulit natin kaunti para hindi malalaglag yung design natin mamaya. So yung gagamitin natin na tila guys, ito, dalawang kulay. So kung gusto nyo guys, is hatiin nyo lang itong tila guys para makatibid kayo. So yan, isang buo yan guys. So hatiin nyo lang dito sa gitna para makatibid kayo. Pero sa atin guys, hindi lang natin hatiin kasi marami naman tayong tela. So okay lang kahit hindi hatiin. Pero sa inyo guys, kung gusto nyo makatipid guys, is hatiin nyo lang ito dito sa gitna. Pwede rin ito sa ganitong design. So sa design na ito guys, is dito tayo sa gilid magsisimula. Kasi pangit kasi pag dito tayo magsimula, hindi pantay guys pag dito tayo magsimula sa harap. So dito guys, is gagawa tayo ng palatandaan guys, 8 inches para mamaya hindi kayo mahihirapan. So yung laki pala ng tits natin guys, 8 inches. So yung pagitan rin niya is 8 inches. So dito guys, is magsusukat tayo. So dito tayo sa kanto magsisimula. Lagyan lang natin ng pin, palatandaan. Yan. So sukat tayo ng 8 inches. So ayan, 8 inches. So dito naman, 8 inches ulit. 8 inches din dito. At dito rin. Yan. So papunta dito guys, lalagyan natin ng ganito. So dito rin sa harap lahat. So ito na yung mga palatandaan natin guys. So puro tig 8 inches yan guys. Yung palatandaan natin dito, dito, hanggang doon. So dito naman guys. Ayan, so 8 inches dito. Ayan. So dito guys is 6 inches na lang. So hindi talaga perfect yung table sa sukat natin. So a-adjust na lang tayo guys. So 6 inches dyan, so hatiin na lang natin. So 7 inches na lang natin. At dito rin 7 inches. So hindi naman yan mahahalata guys. So itong dalawa 7 inches, 7 inches, 8 inches na yan dyan, para lang masakto yung sukat natin. So hindi na tayo mahihirapan. So magpi-pleats na tayo. So dito natin unang ipin sa likod ng table natin. Paganyan. So ipin natin dito. So ayan. So gagawa na tayo dito ng pleats. So kunin natin yung ating palatandaan. So ayan. So gagawa na tayo ng 8 inches. So ito yung palatandaan natin guys, papunta dito 8 inches. So dito na tayo magsukat.
So ganyan lang natin yung ating tela. Pag ganyan, no? Ito 8 inches papunta dito. So ganyan lang natin. At ipin na natin. So yung pagpin guys, patusok palabas, pwede rin kasi wala namang matutusok guys, kasi ibubuka naman natin yan mamaya yung ating pleats. Gagawa naman tayo ng box pleats. So ayan, ayan oh. So 8 inches na to. So dito 8 inches. So dito guys, hindi ka na mahihirapan. So lalaktaw ka na lang dito. So dito ka na. So hindi ka dito na 8 inches guys. So dito ka na. Lalaktaw ka ng isa kasi mamaya yung ilalagay natin dito yung isang kulay na naman. So ayan. Ganyan mo lang guys. So dito na natin ipin. Yan. Yun. So gagawa ulit tayo ng ganito. So 8 inches naman papunta dito. So dito na lang ako magsusukat. Tapos balik natin. So diinan lang natin guys dito sa 8 inches. Ganyan. Ayan o. Ayan. Oh, diba? Ayan. So may laktaw siya na isang pin. Mamaya yung isa yung ilalagay natin dito. So ipukos natin yung camera para makita nyong maigi. So ganyan. So lalaktawan ulit natin ng isang pin. Dito na tayo. So gagawa ulit tayo ng 8 inches na pleats. So ganyan ulit. Yan, dito pa na lang sumukat. Yung pagpin, patusok, palabas. Pwede rin pabalik. Pwede rin palabas kasi matatakpan naman siya mamaya. So walang matutusok niyan, guys. So, ayan. So dito na tayo. So ipapasporad na lang natin para madali tayong matapos. So ayan guys, natapos na tayo sa ating unang kulay. So dito sa gitna guys, ito na yung mga platandaan natin sa gitna. So hindi na tayo mahihirapan. So dito na natin ilalagay yung isang kulay natin. So diba, napakadali lang. So dito naman guys, ipin muna natin itong dulo dito sa bandang likod. Ayan. So ayan. So ito na yung palatandaan natin. So dito natin next ipipin. So yung pagitan niya dito guys at dito. So dapat nakalaylay ito. Ito, nakalaylay ito. So ganyan yung table mo. So dito sa gitna ng table mo. So ganyan. Nakalaylay siya na ganyan. So ipin na natin dito. Ayan. Ayan, nakalaylay siya dito kasi ito yung magdadala ng ribbon design natin mamaya. So ito. So dito naman is gagawa tayo ng ganito, yung mga pleats na 8 inches. So ganyan lang ulit natin. Tapos ibalik kasi 8 inches naman diyan. So ganyan oh. Ayan. So ipin natin. So ayun. Oh, diba? Alternate siya. At saka dito naman tayo. So alternate siya. Yung pagitan guys, ito lang yung tatandaan nyo talaga. So nakalaylay siya. So yung papunta dito, ganun rin, nakalaylay rin. So ganyan. Ganyan o. Ganyan. So ganyan. So ipin ulit natin dito. So maganda talaga pag may palatandaan guys kasi hindi ka na mahihirapan. Ayan. Ayan na siya. So gagawa ulit tayo ng ganito dito guys. So gagawa tayo ng 8 inches ulit. So ganyan mo lang tela mo. Okay. Tapos ipin ulit natin. Ayan. So magkatulad to sila lahat guys. Ito, 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 ito. So yung pinagkaibin nila is nakalaylay lang ito pagitan. So tapusin natin guys. So ipapasport na lang natin para madali tayong matapos. So ayan, tapos na ulit tayo. So ayan. So alternate na silang dalawa. Ayan o.
So dito na tayo sa ating next step. So dito naman guys, lahat ng ginawa nating pleats ay ibubuka na natin. So gagawin na nating box pleats. So ganyan lang yung paggawa guys. Yan, so ibuka lang natin. So ganyan, so ipin muna natin dito sa gitna. Yung pagpin guys, patusok, palabas, tapos pabalik, para hindi makita yung pin, yung dulo ng pin. So dito rin sa gilid, ganoon pa rin. Tusok mo, tapos pabalik sa labas, tapos pailalim. Ayan, dito rin. Yun. So dito naman tayo sa kabila guys. Dito guys, ganun pa rin, ibuka rin natin. Pero itong nakalaylay guys ay hindi natin isasama. So ito lang, so ganyan lang. So dito ulit sa gitna. Pinamit natin, labas, tapos pabalik pa ilalim. Ayun. So mas maganda guys kung kaunti lang yung makikita dito na pin. Yan, so ibalik agad natin lalim. Yun, para hindi na siya mapansin. So dito naman sa gilid. Yun. So dito. Yun. Siya. So, ipapass forward na lang natin guys para madali tayong matapos. Oh, ayan na siya guys. So, parang nakikita ko na yung kalalabasan nito. So, napakaganda niya guys, oh. So, dito na tayo sa ating last step. So, dito na tayo sa ating huling step guys. So, lahat ng nakalaylay guys ay ika-crumpled na natin. So, dito sa gitna guys. So, yung gitna. So, nilagyan ko na ng pin para saktong-sakto talaga, nasa gitna talaga tayo. Yan, so dudukutin mo tong ilalim niya, ito, at ika-crumpled natin papunta dito sa gitna. So, para pa rin nagtutupi ng pamaypay guys, paganyan lang hanggang makaabot ka dito sa gitna niya. So, ganyan lang oh. Ayan, so ito na yung gitna. Ayan. So ganyan na yung style niya. So ipipin lang natin. So yung pagpin nito guys ay tutuhugin mo ito silang lahat. Tutusukin mo sila. Ayan. Tapos pabalik. Ayan. So ganyan natin. So medyo kapal. Ayan. Ayan na. Yan. So ayan na yung style niya. Oh, di ba? So dito naman sa kabila. So lagyan natin ng pin para hindi tayo maligaw. Tapos i-crumpled na natin. So ganito lang yung pag-crumpled, guys. Ganyan. Ganyan. Yan, para lang pamaypay, guys. Hanggang paabot tayo dito sa dulo niya or sa gitna. So ito na yung gitna. So isasama na natin. Ayun. Tapos ipin natin silang lahat. So tutusukin natin dito sa ilalim. O pataas. Ayan. Tapos ibalik natin yung pin. So dapat mapalabas talaga to siya guys. Ayun. So ayan. Lumabas na yung ano, dulo niya. Ayan. Pag nakalabas na yung dulo guys, kahit gaganyanin pa yan, hindi na yan matatanggal. Oh, diba? So, ayan guys, napakaganda niya. So, wala akong masabi guys, napakaganda niyang tignan. O kung gusto mo pa ng iba pang mga design, is punta ka lang sa ating YouTube channel at Facebook page. So, naka-playlist na yan. So, hindi ka na mahirapan pang maghanap. So, dito lang ating tutorial guys. Salamat sa panonood and peace.